ano po ang difference ng acting capacity at OIC sa isang government agency? Ang OIC director ng aming department ay nililipat ako sa isang section ng department namin. Pwede po ba niya gawin ito? Ako. Magandang katanungan yan. Maraming ganyan, lalo na transition period ng isang bagong administration. So para mas maintindihan natin, siguro Jasper, paki-explain ano ang definition ng dalawa at pagkakaiba. Ayun, so ang gagamitin po nating approach dito, Attorney Nat, sa pag-e-explain ay ang pagsasabi ng kaibahan ng isang na italaga under acting capacity from a designated officer in charge. Kung saan ang isang OIC ay may limited powers lamang sa functions of administration at pag-i-ensure na yung opisina ay nagpapatuloy lamang sa pangkaraniwang gawain nito. Ngayon po, ayon po sa Aytona versus Castillo na dinesisyonan ng ating Korte Suprema, ang isang OIC ay kinoconsider bilang isang caretaker ng opisina habang yung nakaupo talaga ay maaaring naka-leave of absence. Ang isang OIC ay walang kapangyarihan para mag-appoint at kapag ginawa niya naman ito, ang nasabing kilos ay mababaliwala. Pero kailangan po nating malaman din na kapag ang appointing authority na nagtalaga sa OIC ay expressly na sinama ang kapangyarihan ng pag-a-appoint, pwede niya po itong gawin. Pero kapag wala po, kailangan natin tandaan, ang general rule natin ay wala siyang kapangyarihan to appoint. Dito na din po pumapasok ang kaibahan ng isang tao na may acting capacity. Ayon sa Civil Service Commission Resolution 00078, a designation in an acting capacity entails not only the exercise of the ministerial functions na nakasama dun sa posisyon, pero kasama na din dito yung exercise of discretion. So, the power to appoint po ay eksklusibo lamang sa appointing authority and hindi delegated sa isang officer in charge. Mas malayo po at mas malawak ang nasasakop na kapangyarihan ng isang taong na italaga in an acting capacity kesa sa isang officer in charge. And so, bali po sa ating katanungan kung pwede po ba ito, ang kasagutan ay depende po. Katulad po ng ating napag-usapan, kapag yung OIC ay vested with powers to appoint, na expressly po itong binigay sa kanya ng appointing authority, pwede po kayong malipat sa ibang section ng department nyo. Ang maaari nyo pong gawin ay pwede nyo pong matignan kung meron bang mga issuances or orders sa inyong office na nagsasabing may kapangyarihan si OIC para maglipat or mag-appoint ng mga empleyado sa inyong government agency. Thank you, Jasper. Normally po kasi secretary or yung head ng department ang may appointing power. Kaya tama po yung sabi ni Jasper, tingnan niyo po kung meron bang order galing sa head ng department na tina-transfer kayo. And at the same time po, remember po, public service. Minsan po talaga hindi maiwasang ma-transfer tayo, madagdagan ng konting trabaho. Pero para naman sa bayan. Pero tingnan lang po natin kasi minsan baka hindi naman authorized, mali yung pag-transfer, mali yung nagawa para maiayos po natin.